ituturo ko sa video ito ang mga bagong proseso at karagdagang requirements sa pag-renew ng inyong driver's license, mapaprofessional o non-professional man ito. Kung katulad ko kayo na ngayong taon pa lang magre-renew ng driver's license simula nang ipatupad ang 5 taong validity ng lisensya, huwag munang dumiretso sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO dahil meron ng ilang naging pagbabago sa kanilang sistema sa license renewal. Pagdating sa mga requirements, una ay kailangan mo pa rin dalhin ang inyong lumang lisensya at ang pangalawa naman ay ang medical certificate mula sa kahit isang LTO accredited medical clinic. Pwedeng ito na rin ang isa sa mga huli niyong asikasuhin dahil kadalasan itong matatagpuan malapit sa mismong LTO. Kadalasang nagsisimula sa 400 pesos hanggang 600 pesos ang singil para sa medical certificate, pero yung malapit dito sa amin ay 500 pesos ang presyo. Pwedeng magamit ang medical certificate sa loob ng 60 araw o 2 buwan simula nung kinuha mo ito. Kaya kung meron ka ng madadaanan bago pa man ang pag-renew, ay pwede nyo na itong unahin. Pero bago tayo magpatuloy sa pangatlong requirement, tandaan na pwede ka na mag-apply ng renewal 60 araw o 2 buwan bago pa man sa mismong expiration ng inyong lisensya. Kung halimbawa naman na expired na ng 1 araw hanggang 1 taon ang inyong lisensya, kailangan mo nang magbayad ng 75 pesos na penalty, 150 pesos sa mahigit 1 taon hanggang 2 taon, at 225 pesos naman na multa ang ipapataw para sa 2 taon o higit pa. Kung sakali naman na mahigit 10 taon nang expired ang inyong lisensya, hindi na ito maaaring i-renew at kailangan mo nang bumalik sa pagkuha ng student permit na mas mahal at mas marami na ring requirements bago makakuha ngayon. At bago tayo magpatuloy, isang mabilis lang lalo na kung naghahanap kayo ng minimalist leather wallet para sa inyong bagong lisensya, na bukod sa gawa sa tunay na balat ng hayop ay matibay rin dahil manuman ang paggawa hanggang sa pagtahi, mag-subscribe lang sa Torch Leather Crafts para makita nyo kung paano ito ginagawa at i-follow na rin ang kanilang Facebook page para malaman nyo kung saan ito pwedeng mabili. Marami na rin silang design na pwede mong pagpilian depende sa pangangailangan mong wallet sa pang-araw-araw. Para naman makuha ang pangatlong requirement, kailangan ay meron kang account sa Land Transportation Management System o LTMS portal ng LTO dahil dito mo makukuha ang tinatawag na Comprehensive Driver's Education Certificate. Importante na merong LTMS portal account ang lahat ng motorista dahil nandito na ang lahat ng kailangan mo kung halimbawa meron kang gagawing transaction sa LTO katulad ng pagkuha ng lisensya o pagparehistro ng sakyan. Bukod dito, pwede mo na rin malaman kung meron ka bang naging violation at penalty na dapat mo munang bayaran bago ka makapagpaparenew ng lisensya. At alam naman natin na kapag wala kang naging anumang violation o katumbas ng zero demerit point, ay mabibigyan ka ng tinatawag na premium driver's license o ang 10 taong visa ng lisensya. Tandaan rin na importante na kabisado nyo ang alinman sa inyong email address na ginamit sa paggawa nito o kaya ang inyong LTO client number at syempre ang password na ginamit nyo dito dahil minsan ay pinapabuksan nila ito sa mismong tanggapan lalo kung meron kang ipapabago sa inyong lisensya. Hindi ko na ituturo ang step-by-step na paggawa ng LTMS portal account dahil meron na akong ginawang video dito na pwede nyong sunod na panoorin pagkatapos ito. Hanapin lang ang link sa video description sa ibaba. Kung sakali naman na meron na kayong account, pumunta lang sa portal.lto.gov.ph at ilagin ang inyong LTMS portal account. Pagdating sa homepage, pindutin lang ang ikalawang pagpipilian sa kanang bahagi sa itaas o ang e-learning tab para lumabas ang drop-down menu at sunod namang pindutin ang CDE validation exam. Kinakailangan mo lang makakuha ng 13 tamang sagot mula sa 25 katanungan para makapasa at makakuha ng CDE certificate. Tandaan na wala namang time limit at pwede kang mag-retake ng exam kung sakaling hindi ka pumasa. At kung handa ka na, pindutin lang ang start exam at sagutan na ang 25 katanungan. At kapag nakapasa ka na, pwede mo nang iprint ang iyong CDE certificate. Sinubukan ko yung online appointment sa LTMS portal pero punuan na daw hanggang sa katapusan ng Marso, kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang mag-walk-in na lang sa LTO.
mas mainam rin kung magdala kayo ng envelope para hindi basta-basta magugusot o mawawala ang inyong mga daladalang requirements. At magdala na rin ng ballpen para hindi na kayo mamroblema sa pag-fill out sa pang-apat na requirement o ang Application of Permits and Licenses o APL form. Magdala rin ng ekstrang pera o kaya magbaon na lang kayo ng makakain at inuming tubig dahil hindi nyo sigurado kung matatagalan kayo sa pagpila. Pagdating sa LTO, agad na pumunta sa medical clinic kung wala pa kayong medical certificate at sunod ng humingi ng APL form sa information desk o sa guard ng LTO at i-fill out ang mga kinakailangan. Kapag okay na, ihanda na ang lumang lisensya, CDE certificate, medical certificate at ang duly accomplished APL form at ipasa na ito. Depende sa kung saan LTO, merong ilang tanggapan na hindi na humihingi ng APL form lalo kung magre-renew lang at wala namang iba pang babaguhin sa lisensya. Kung mahaba na ang pila, maaaring maghihintay kayo na tawagin ang pangalan bago makapasok sa loob ng LTO. Kaya ang isa pang maibibigay kong tip para hindi na maghintay ng matagal ay mas agahan nyo pa ang pagpunta dito. Kapag nakapasok naman kayo ay mas mabilis na ang proseso na kadalasang nasa 15 hanggang 30 minutes na lang bago makuha ang inyong lisensya, lalo kung wala naman silang makikitang problema sa mga binigay mong requirements. Hintayin lang na tawagin at magbayad ng 585 pesos sa cashier kapag walang penalty o wala namang ipapabago sa lisensya. 685 pesos ang siningil sa akin kahit hindi naman expired ang aking lisensya dahil sa revision of records fee na 100 pesos. Isinabay ko na rin kasi ang change of address sa bago kong lisensya, civil status, at ipinatama ko na rin yung spelling ng aking middle name. Hindi ko na isinama dito yung proseso at mga requirements dahil ginawan ko na rin ng hiwalay na video ang tungkol sa revision of records ng lisensya. Pagkatapos sa cashier ay sunod ka namang tatawagin sa license verification window para sa biometrics, pagkuha ng litrato, at pagpirma. Sunod naman dito ay kailangan na lang maghintay ng ilang minuto hanggang tawagin sa license card releasing window para makuha na ang inyong bagong driver's license. Umabot sa 1,185 pesos yung nagastos ko kabilang na yung sa medical certificate. Pero kapag wala naman kayong ipapabago sa lisensya ay nasa 1,085 pesos lang ang inyong magagastos kung 500 pesos rin ang singil sa medical certificate ninyo. Mas madadagdagan naman yan kung expired na ang i-renew ninyong lisensya, depende sa kung gaano na ito katagal. Bukod sa mga requirements, kapansin-pansin na meron na rin na bago hindi lang sa disenyo ng mismong lisensya. Kabilang na dito ang restriction code o driver's license code na dati mga numero lang ang nakalagay, pero ngayon ay mas dumami na ito at meron na rin ilang letrang kasama. Kung hindi nyo alam kung para saan ito, tingnan lang ang code sa likod ng lisensya para malaman mo kung anong uri ng mga sakyan ang maaari ninyong imaneho. Isa ito sa mga nagdudulot ng kalituhan sa mga motorista, kaya ginawan ko na rin ito ng video kung saan ipinaliwanag ko ang mga pagbabago sa lisensya, partikular na ang tungkol sa DL code. Sa unang tingin ay nawala na rin yung non-professional at professional driver's license na nakalagay sa lumang lisensya. At syempre ang pinakanagustuhan ko sa lahat ng pagbabago dito ay pwede ko na itong magamit sa loob ng isang dekada dahil isa ako sa mga mapapalad na pagkalooban ng 10-year validity ng lisensya. At katulad ng nabanggit ko kanina, ang premium driver's license ay binibigay lamang sa wala pang anumang naging traffic violation. Ang isa naman sa mga hindi ko nagustuhan sa pagbabagong ginawa ng LTO ay ang kinakailangan pang magpabalik-balik sa medical clinic o ang renewal ng medical certificate tuwing ika-apat, ika-pito at ika-sampung taon para sa may 10-year validity ng lisensya at sa ika-tlo at ika-lima naman para sa merong 5-year validity. Nakalagay na rin sa official receipt ng lisensya ang petsa kung kailan ito dapat isagawa at kung anong taon. Hindi ko naman alam kung importante pa ba ito o pera-pera na lang. Kasi nung pagpunta ko sa medical clinic, ang chinek lang nila sa akin ay yung height at timbang ko at kasunod nang isinagawa yung sa eye test. Pero nagulat ako sa resulta kasi meron nang nakalagay sa blood pressure at maging sa metabolic and neurological disorders ay meron na rin resulta kahit wala naman akong natatandaan na merong ginawang test para dito. Ang sa akin lang,
medyo may kamahalan ang 400 pesos hanggang 600 pesos kung ganun lang naman ang gagawin sa medical clinic. Tapos ang gusto pa nila ay mag-renew ng medical certificate kahit di pa naman mag-expire ang lisensya. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa pag-update o renewal ng medical certificate? Importante pa ba ito o dapat na rin bang alisin? I-comment lang ang inyong mga saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.